Shout out talaga tayo. Take a seat, guys. Take a seat. Wow. I was invited by your founder, Edward Joseph Lim, to speak about the future of the company. It's a different event para sa mga Millionaires Club for the past 18 years. Inauna na kayo. Anyway, in line with the anniversary this coming June 9, siguro, nakita nyo na yung post sa Facebook kaninang 9 o'clock. Meron tayong buy 3 get 1 sa mga food supplement, lifestyle products, cosmetic. And then sa beverages, buy 5 get 1. Okay, so it's the proper time to appreciate our products. Sa mga mahilig po lumaklak ng products natin, pagbilihan sa maraming customers, magbilihan. So, what's in store for each and every one of you? Nakita nyo na yung success story ng mga uplines. Joseph Lim, Maylin, Carlo, other uplines across lines. Dami. Diba, may mga luma, may mga bago. One thing in common na meron sa kanila, may magandang bahay. Magandang bahay. Ulitin ko, magandang bahay. And others, probably, baka hindi ma-appreciate bahay. Nandun sa bahay, lagi ako nasa labas. Bahay, lagi ako nasa hub. Lagi nag-chat-chat, may kausap. Pero every now and then, if you're building your roots, your family, masarap may bahay. Masarap kumilata. When you deserve that particular rest, diba, ang sarap humiga sa kama na malambot, sa gusto mo. Okay, ano pa? May sasakyan sila na maganda. Hindi sasakyan, mga sasakyan. Ano pa? They travel whenever they want to. Hindi yung busy ako eh. Tsaka na yung travel. Di ba parang pag tipong nagkatinginan lang, para na, Indonesia. Mabilis eh. Mabilis mag-desisyon. Di ba? Ano pa? Nakapag-travel ng madami, nakakatulong. They became an inspirational monument. Pag sinabi yung pangalan nila, inspired ka agad. If you have been to the house of HOF Carlo Benaventura, panggaling na ba kayo doon? Yes! Diba? Hindi niya binitawan yung lumang bahay sa harap. Sana alam niyo pag pumunta kayo doon, yung unang-unang bahay niya na parang wala dyan kay Jensky hanggang dito, ganun lang kalaki square. Yun yung bahay niya. Nagre-rent lang siya doon. Doon nagka-pera, binili niya. Binili niya katabi ng harap. Hanggang sa lumaki, tinayuan ng mansyon. Pwede ka naman ibenta niya yung unang bahay na maliit eh, pero hindi niya give up yun. To inspire him every day, dyan ako galing. Now, taking from that moment, from that instance, na pag nakikita mo araw-araw kung saan ka galing, iba yun. It drives you. Okay? To give you an idea, when we started September of 2005, kaninang madaling araw magkasama kami ni Joseph sa tapsihan ni Bibian sa Marcos Highway. Very monumental sa amin yun, very historical. Isa yun sa mga kauna-unahang restaurant kung saan kami nag-meeting-meeting when we were conceptualizing about Air Global. Okay? Meron kaming na... We were top earners of different companies. Siyempre, pag top earner ka, kailan namin top earner ng ibang company? Diba, pag nakikita kayo sa airport, medyo nagkayabangan kayo, ilang tao mo dun sa hotel mo? Ikaw, ilang tao mo? Kano benta mo? Magkano benta mo? Hindi mo parang nagre-rekrutan kayo, hindi mo malaman na ayaw naman parekrut sa isa't isa. So eventually, when I decided na, wala po tayo my own company. Gusto ko kasama ko to, tsaka kasama ko to. So kasama ko to rin yung isang to. So nagtatawagan kami, sabi ko, tara, meeting tayo. Pag nag-meeting kami, lagi alauna na madaling araw. So, in-inject kami ng isang top earner ng isang company. Eh, siyempre, puro kami top earner ng ibang company, tapos in-inject kami ng kapat top earner mula ibang company. So, nauwi kami, tara, kain na lang tayo. Doon kami kumain sa tapsihan ng BPM. So, habang kumakain kami doon, ang tanong sa akin, ito, ano ba vision mo? Ayan na. Ano ba vision mo? Sabi ko, one, I want to put up a company na hindi lang makakilala sa Pilipinas. Kasi madali makilala sa Pilipinas eh. Gumawa ka lang isa, makikilala ka sa Pilipinas. Pero gusto kong gumawa ng company na makikilala sa Pilipinas at makikilala sa Asia at makikilala sa Middle East at makikilala sa iba't ibang mga bansa. Yes. This was
19 years ago, something like June, July of 2005. So imagine mo, yun yung sinasabi ko sa harap ng kapwa top earner ko ng ibang company. So sila, hindi na maintindihan, ha? Ano ibang bansa? Ba't kailangan pang makilala tayo sa ibang bansa? Hindi ba sapat na pang Pilipinas lang? Sabi ko, bro, hindi mo ako maintindihan kasi ang upbringing ko sa pag-network, laging from local to international. Sabi ng mga kausap ko noon, hindi, okay lang, Pinas lang, okay na tayo. Tignan mo yung ganito, tignan mo yung ganito, tignan mo yung ganyan. Ang lalaki na kinikita nila. Sabi ko, tignan mo yun, sarado na. Sabi ko, ba't kagayahin natin yun? Oo, kumikita nga ng malalaki. Umabot ng taon, pero after 3 years, 4 years, sarado na. Sabi ko, ba't hindi natin solusyonan yung problema yun para hindi na magsara, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Legacy yung iiwan mo. Yes! Hanggang yun sa isang top earner, medyo bata pa siya nun eh. Mga 23 pa lang. Siguro mga 10 sasakyan ito. May Jaguar, may Escalade. Iba yung Escalade ito, 22 yung gulong. Pag dumadaan to, may mitsura pa, gwapo pa. Talagang yung mga downlink siya, puro mga bata doon sa company nila. So hanggang sa sinabi nun, ng taong yun, Dok, hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi mo, masyado malalim. Sabi niya, let's remain friends. Pero hindi mo na masasama sa'yo. Okay, okay. Hanggang saan natira kami mga founders. And then we started this thing. Alam niyo ba yung kauna-unahang office natin? Napaka-memorable. Napaka, how should I articulate this? Tamang-tama siya, swak na swak. Sa Globe Building. Ground Floor. Pioneer Street. Sipin mo, pag sinatpag yan, saan office mo? Sa Pioneer Street kasi pioneering kami. Saan? Sa Globe Building kasi mag-global kami. Anong floor? Sa ground floor kasi it's a ground floor opportunity. So parang tinadhana, di ba? Swak na swak. We stay there for I think 3 or 4 months. May problema yung Globe nun eh. When we started there, guys, September of 2005, pay in, pay out kagad. Pay in the following day, pay out kagad. When we started there, hanggang 5 o'clock, 6 o'clock lang yung aircon. So in short, parang corporate building aircon. Pagdating ng 5 o 6 o'clock, wala nang aircon. MOPP, 5 o'clock, 6 o'clock. So pagdating ng 8 o'clock, 9 o'clock, nagpapay-payay yung mga tao. That's problem number one. Problem number two, yung CR, sa loob lang ng building. Pagdating ng 5 o'clock, 6 o'clock, sarado na, lalabas ka pa sa pagkalayo-layo. Minsan, pag CR ng prospect, di na bumabalik. So, until we transferred here. When we transferred here, 301, third floor. Parang ganito lang kalaki. Hanggang sa inoccupy natin yung katabi. Hanggang sa inoccupy pa natin yung katabi. Hanggang sa inoccupy yung dalawang room sa fourth floor. Hanggang sa inoccupy yung apat na room sa seventh floor. Hanggang sa inoccupy yung apat na room sa eighth floor. So you should remember your roots. Kasi para makita mo maliwanag yung hinaharap, kailangan maliwanag mo rin natatandaan yung nakaraan. Not to dwell on those things na hindi mo nagustuhan. Not to dwell on those things na ayaw mo, but to learn from the past. So that in moving forward, iba ka na. Kasi minsan ganun eh. Lalo na yung mga onliners. Diba? Facebook, paiba-iba ng algorithm. 2 years ago, ang galing mo mag-Facebook. Ang baba ng budget mo, ang dami mong engagement. Ngayon, yung budget mo yun, wala nang engagement. O ulitin mo pa ba? Siyempre, hindi niya. Diba? Might as well try other social media platform like TikTok. Okay? Or like other platform like Instagram or YouTube. So, mag-aral ng mga bago. Huwag kang nakastick doon sa yun at yun. Hindi mo alam, baka mamaya yung breakthrough mo sa iba pala. Yung breakthrough mo, ibang bansa pala. Breakthrough mo, ibang online strategy pala. Eh, lagi ka lang nakatutok sa dalawang linya mo. Ang breakthrough mo pala, yung pang-apat na linya i-build mo. Eh, ayaw na mag-build. Nakatutok ka. Hindi, dito pala sa dalawa, bus na oras ko eh. Kailangan pala, gumawa ka pa ng pangatlo. Nauubusin din yung oras mo. Kailangan, gumawa ka pa ng pang-apat. Etong pang-apat ang breakthrough mo.
pag nadirect mo to, lahat sila gaganal, sasabog to, yung tatlo maingay mo, sasabog din. Yes. Eh, tinamad ka na magpangatlo kasi nga pakiramdam mo, busy na ako sa dalawa eh. Kukuha pa ako ng pangatlo, pang-apat. Kasi masyado ka lang nasanay. Ang kalaban ng success, yung pagiging lax. Kasi when you're earning a comfortable income, 80,000, 100,000 per week, 100,000 per month, minsan duma lifestyle mode na eh. Diba? Ano mga palabas ng singe, mayat mayat? Panoorin nga natin lahat. Ano mga palabas sa Netflix na series? Ubusin nga natin yan. Minsan ganun eh. Pag kumita ng malaki, nakakalimutan niya yung negosyo. Kasabihin niyo ba, Dok, hindi na ba tayo hihinto? Hihinto tayo, magpapahinga din tayo. It's about balancing of your schedule and your time. Pero habang wala pang breakthrough, hataw pa rin ang hataw. So, huwag kakalimutan yung nakaraan. Remember the past to learn from it, to see it clearly so that when you walk into the future, you're smarter, you're better, you're faster, you're stronger, you're bolder. Holiday Inn, sa tapat nitong office, there was some time during 2005-2006, may kinuha kami kwarto, may kinuha kami room, kinuha niya, tinawagan ni Sir John yung lahat ng mga leaders niya, which includes Maylene, Carlo, Joseph, Roy. Ako during that time, pagdating ko doon, parang mga 20 sila, 20. 20 ang babata. So nakaupo lang kami mga founders sa stool na ganito. Tapos tanungan sila, tanungan ng tanungan. Na-inspire ako kasi 20 sila eh. Tinawagan ko naman yung grupo ko, mga bata rin. Tatlo lang sila, tatlo lang. So 20, tapos tatlo. So nakakatawa ang mga tanungan nun. Unang-unang tanong, may nagtanong pa sa akin leader eh. Dok, sabi nila, doctor ka, can I see your PRC? PRC card. Kasi nga, hindi ko sila downlines eh. Galing ako sa ibang company. And honestly guys, yung pinanggaling akong company, ang kultura namin, bawal mag-Tagalog. Bawal yung gantong forma. Kailangan medyo naka-coat. Bawal magbastos na joke. Kinakailangan biblical or historical. Wala yung 1,000,000. Huh, walang ganun. So we're very much formal. Tapos yung mga co-founders ko, maligalig. Yung tipong pag iniinto, gumagano'n. Ako mismo na culture shock eh. Ano ang nagbibiro? In fact, ang comment nga ng mga co-founders ko, Dok, huwag ka masyado seryoso. Masyado ka seryoso. English ka ng English. Hindi ka masyadong nakaka-relate sa mga tao. Eh, kita-kita mo yung mga tao natin, masa. Nag-i-English ka. So, I took it constructively. Sabi ko, oo nga, no. Eh, doon ako lumaki sa ganun eh. Mga guests namin, professional. Hindi kami nagbabagsakan ng income na kumikita ng ganito. Hindi kami nagpapakitaan ng cheque. Ang pinapakita namin, rank namin. Ano rank mo? Blue Diamond ako. Wow. Ano rank mo? Emerald ako. Wow. Ano rank mo? Ruby ako. Yung tipong pag sinabi mo yung rank, nakatatak na sa utak, kumikita ng ganito yan. So hindi mo na kailangan sabihin kung anong kotse mo, kung anong relo mo, kung magkano check mo last week. Alam na nila. And when they talk and do the presentation and train and motivate people, alam na alam mo, pag sasalita pa lang nito, mahina na 100,000 per week eh. Tindig pa lang. Alam na. Diba? Hindi katulad nung the usual. Ako, sabi mo nga, na-culture shock ako eh. Sige mo closing, may ibon. Di ba ganyan yung mga closing? May patawa, may joke, tapos biglang itutuloy sa pag-network, pag-business, pag-decision. Di ba? Mga ganon. Parang sa akin, very unorthodox yun. Sa paningin naman nila, ako yung unorthodox. So when we were on that particular hotel, Holiday Inn, sabi ng mga leaders, Dok, saan tayo papunta? Bukod sa networking. Sabi namin, we will cover the Philippines. Different parts of Metro Manila, different parts of the business districts ng provinces of the Philippines. Cebu, Metro Cagayan de Oro, Metro Davao, Baguio, yan.
we will conquer this landscape. Noon pa lang, nasa isip ko na na magkakaroon ng diversification. Magkakaroon ng division. Sabi ko, magkakaroon tayo ng iba't ibang mga businesses. We will venture into gasoline station, into restaurant, into distribution ng mga household needs, yung mga ganyan. So, hindi masyado maintindihan ng iba. Nag-focus na lang sa product tsaka marketing plan. Siyempre, yun yung basic eh. Pero at times, pag masyado ka nang lunod sa basic, kinakailangan mo rin makita yung 2 years from now, ano na? Advanced na dapat. 3 years from now, 5 years from now, hindi na basic. Oh, basic ang ginagawa. Pero yung kaalaman mo dapat medyo advanced na. Do you follow? Yes. So, paano papasok ang ownership ng traditional business kapag nag-network ka? Diba? Marami sa inyo nag-dwell into pag kumikita, kaya ako ng 1 million per week, saan kayo magandang ilagay yung pera ko? Diba may mga ganyan? May mga nakikita kayo mga networkers na nagtatayo ng iba't ibang mga businesses. Good and bad. Good. Uy, may sobrang pera. Kaya may pang-invest sa traditional business. Bad, traditional business is a different animal. Iba yan. Ibang klaseng negosyo yan. Harapin nagtayo ng sarili mong kumpanya. May mga empleyado kang kailangan swelduhan. Na hindi ka tulad sa pag-network. Pag di mo na gusto yung ugali, di mag-inactive ka na. Hulog pa usap eh. Masyado kang acne eh. Mawala ka sa linya kung okay lang. Di ba? Lumipat ka na, mag-quit ka na, kung ganyan ka. Pero yung empleyado, pag magulo yung utak nito, hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin. Manilabor ka. Ang labor, ganito yan. They will shut you off and then investigate. Kaya ang hirap pagtanggal ng empleyado. Kailangan pag tinanggal mo siya, documented, naging late eh. In subordination, sinasagot-sagot yung mga superior eh. Hindi pwedeng nagkasagutan ng sila, walang witness, walang sulat-sulat, tinanggal mo na agad. Pag yun nagpa-labor, papasara ko ngayon na. Eh pag pinasara ka, na-disrupt yung business mo habang inayos mo yung labor case. So kailangan well-documented. So iba yung, ibang traditional business. So paano ma-emerge yun when you have enough funds, when you have excess money? Yan yung sa cash flow quadrant na ultimately, nasa business side lang tayo sa pag-network. Hindi ba ang sarap isipin na kapag may excess money ka, pwede mo nang inipat yung pera mo sa investment side. Na sa investment side, literally, tulog ka kahit hindi gumalaw lahat ng network mo, kumikita yung pera mo para sa'yo. Maganda o napakaganda? Eh, sa amin mo na rin kinita yun eh. Yung 100,000 per week mo, 100,000 per month, sa amin mo rin kinita eh. What if ilagay natin yan sa isang fund na pwede kumita pa ng mas malaki? Yung pera mo, pera ng company, pagsamahin natin, definitely, mas malaki yung pera ng company, di ba? Kung pera mo lang, baka 50,000 lang yan eh. Pero pag dinikit mo sa pera ng company, in-invest pa natin sa mga ibang businesses na papasukin natin that will grow our funds enormously, iba return on. And for so many decades here in the Philippines, ang dami sa industriya natin na lumilihis na pupunta sa investment. At pag nakita nyo ni investment, pagka nagkahulihan na, nirate na ng NBI, pinasara ng SEC, lagi lumalabas yung term na secondary license. Pag namihingi ka ng investment sa tao at yung tao walang gagawin, tutunga nga lang, at lalago yung pera niya, dapat yung company nang hingi may secondary license. Ano-ano yun? Yung mga mutual funds, stock brokerage, yung mga nagbabayad sa mga stocks. Sabi, ano man stocks? Pag bumili ka ng Ayala stocks ngayon, nag-increase ng 5% bukas, literally wala kang ginawa. Kumita yung pera mo ng 5%. Tama ka tama? May secondary license yung mga yun. Eh yung iba, ang license, primary license lang of incorporation ng hihingi na ng investment. So tayo, for the past 3 months, we are negotiating with the company na may secondary license. Meron na tayo agreement with them. So, the goal is to diversify and enter the space of investment. Pero hindi naman tayo lalaban doon sa mga narinig yung nagputukan this past few years na 3% per month, 5% per month. Hindi naman natin kaya yun. Masyadong lucrative, insane na yung ganun.
kahit mo eh, nasan sila, nagtatago. Mahirap naman yung gano'n, kumita ka nga ng malaki, nagtatago ka naman. So ito, ang goal natin, mag-offer something in the middle, offer 8%, 9%, 10%, 11% per year, na may secondary license, ano ka palit? Stocks, equity, ng company tinayo natin. Okay? So, the details will be discussed within the next few weeks. This is very, very exciting. Kasi I know for a fact, ang dami yung na-encounter. Whether nag-invite kayo, nag-pe-present, o nag-online, meron akong 5 million yan. Di ba magandang gawin? Di ba may mga ganyan? Meron akong 2 million eh. Gusto kong sumali, pero ayaw ko mag-recruit, ayaw ko magbenta. Ano ba pwedeng gawin? Meron akong 1 million eh. Nakamana ako ng 10 million. Ano ba pwedeng gawin? Ayan. So with those kind of market segment, may offer na tayo. Ngayon, Doc, masyado naman malalaki yata. Yeah, masyadong malaki. But the goal is, kahit hindi pa malaki, pwede natin i-offer. Kunwari kayo, kailan nyo ma-appreciate investment pag million na yung kaya nyo ilabas? Pangit naman nun. Di ba, what if for as minimum as 30,000? Wow. Pwede na kumita yung pera mo ng 6% per year. Di na masama. Di na masama, may kapalit pang shares of stocks. So, abangan nyo yan. Abangan nyo yan. Yung iba nagtatanong, Dok, saan ba papunta yung company? International expansion, hindi mawawala yan. Ibang bansa, bubukas at magbubukas. May isang leader from another company, lumipat sa atin, babae, sanay ito magbukas ng mga bansa. Okay, last October, November of 2023, pinalipad namin. Pumunta siya sa Senegal. Senegal is roughly mga 60 million population. French speaking, pero hindi French in particular. Ang tawag nila doon, Wolof. So kumbaga sa Ilocano, hindi lang basta Ilocano, Ibanag. So specialized French. Kasi yung kalaban nating company na from Malaysia, in a span of 2 years, 3 kagad yung branch doon. Ang lakas bumenta. Eh yung kalaban nating company na nauna sa atin doon, monthly payout. Ang marketing plan, stair step. So alam na natin to eh. Na sila din yung nauna sa Africa, sa Nigeria, sa Ghana, sa Uganda. So pag-establish natin ng offices doon, lipatan yung mga leaders nila sa atin. So it will always be part of our program, international expansion. Senegal, magbubukas rin tayo sa South Africa, yung bansang South Africa mismo. Okay? In Austral Asia, there was a time before the pandemic, dapat magbubukas sa Fiji, magbubukas sa New Zealand. Yeah. Naantala lang dahil sa pandemic. For the past 3 to 4 months, may nagbakasyon ditong leader natin from Canada, si Rodel Climacosa. So si Rodel may traditional business doon. The goal is to partner with Rodel and create a sub-office in Canada. Okay. So these are first world countries na. New Zealand, Canada. So international expansion, hindi mawawala. Kasi part ng growth natin yan. Nagbukas tayo sa Asia, nagbukas sa Middle East, nagbukas sa Africa. Yan. Kasama pa rin natin yan. Ngayon, here in the Philippines, hindi natin kakalimutan yun. Okay. Sa Pilipinas, hindi expansion. Kasi nga, pag-expansion, lalabas ka ng bansa. Okay, sa Pilipinas, innovation. Mag-i-innovate tayo sa Pilipinas. Yung space na hindi natin in-occupy dati, i-occupy natin. What do you mean? Dati ang insurance, ibang industriya yan. Ibang animal yan. Naka-direct selling din yan, pero hindi masyado natin nakikita ang kalaban. Why? Kasi ang mga insurance, ang marketing plan yan, stair-step. Ang type A personality yan. Ano yung type A personality? Yung meron kang quota. Every month may quota. January may quota, February may quota, March may quota. Pag hindi ka naka-quota, back to zero ka. Kaya nga minsan may maririnig kang insurance agent. Bumili ka na insurance ko, lahat ng commission ko, ibibigay ko na sa'yo. Mga quota lang ako. Wag lang mawala yung $1 million round table pin ko na inaalagaan ko. May mga ganun. Kaya pag nakita nila yung OBI, ha? Isang leg?
Tapos forever, pwedeng tapatan na lang ng tapatan. Kakaiba sa kanila yun. Disruptor sa kanila yun. Kaya ang daming insurance agent, pagtingin sa atin, talaga bang pwede yan? Hindi nila maintindihan kasi sa kanila kailangan bumibili ka at nagbebenta. Yung pagre-recruit, minimal. Kailangan lang may grupo ka. Eh yung sa atin, binaliktad natin eh, nakabahinan. So ma-appreciate nila to. So expansion, pansinin nyo, from EC, nagkaroon ng OBI, nagkaroon ng Alpha East. Alpha East Franchise Corporation. Sa ilalim niyan may Alpha East Store Specialist. Yung Alpha East Store Specialist, ito yung maghahawak ng lahat ng company-owned branches. Pag nagkaroon sa Cebu, sa Davao, sa Cagayan de Oro, sa Baguio, lahat ng company-owned kung saan tayo, of course, Metro Manila, na malalakas, magkakaroon niya ng matching. Yung matching, yun yung magiging open for investment ng kapalit shares of stocks. Na siyempre, habang dumadami yung branches at franchising, tumataas yung value niya. Pag napasok na natin ng SM, iba na value niya. Wow! Kung wari na isang SM ka, iba na value niya. Nakatatlong SM ka, iba ng value. 10 SM, iba ng value yan. 30 SM, iba ng value yan. O, pag dumating yung time, may funds na. O, di kumuha na yung artista. Iba na value niya. Parang dati yung Turks, yung Turks na franchise, wala pa si Piolo, wala pa si Bea, 350,000 lang. Nung pumasok na si Piolo, si Bea, 7 million eh. So nakita niyo yung difference. Why? Dati na kasi nasa mall na eh. Proving na yung brand eh. So yun yung goal natin. Di ba magkaroon ng 50, 100 franchises and branches in a year para tumaas kagad yung value. If we have the funds, at daling gawin mo. Okay? So, ito yung magiging open for investment. Meron din tayong TT369. Ito yung fintech company na under sa kung saan under ang Bigo. Ito, naunahan tayo ng kulay. Dito, excited din ako eh. Ito pang low-end, pang masa. Red. Riders Economy Development. Di ba nakita nyo ngayon, may pula na. Move it. Gano'ng kalaki ang ride-hailing industry? Grab, pamilya naman kayo sa Grab, di ba? Malaki, maliit? Malaki ang Grab. It's a billion-dollar company. Tawag nga sa kanila, Asia's biggest unicorn. Pag sinabi unicorn, billion-dollar yung valuation. So in short, ang pinapaikot na pera ng Grab, hindi lang sa Philippines, buong Asia. Okay? Billion-dollar valuation siya. Eh, ang dinideliver ni Grab, pagkain, documents. Gusto niya pumasok sa ride-hailing, yung angkas, yung joyride. Eh, mautak yung angkas tsaka joyride. Filipino-owned. Nagprotesta sila, hindi pwede yan. Paano yung sa law of competition? Ang pera namin, locally funded lang kami. Eh, si Grab, Asian-funded yan, billion-dollar company yan eh. Paano agad kami dyan pag pinayagin niya magkaroon ng franchise ng ride-hailing sa Pilipinas? Eh, mas mautak si Grab. Ang ginawa ni Grab, nakahanap ng pangatlong player, Moovit. Binili niya si Moovit. Kaya ang may-ari ng Moovit, si Grab din. O, kaya pa sila, bago lumabas si Moovit, nabasa na si Angkas. Kada angkas mo, natutupad ang pangarap ko. Di ba? Emotional. Di ba? Ako si ganito, dating OFW, nabubuhay ang pamilya mo dahil sa pag-angkas mo. Emotional na. Kasi nga alam nila, sa laki ng funds ni Grab kay Moovit, ibababahin niya yung presyo, matatalo sila. Eh, yun yung goal natin sa Red. Riders Economy Development. Baguhin ang mga buhay ng mga riders. Paano mo babaguhin yung mga buhay ng mga riders? Sino mo dito binabago mo buhay ng ordinaryong tao? Magkano simula? 10,000, 18,000. Alpha East Franchises, 200, 300,000 kanyan. Maglalabas pa tayo ng malalaki ng package sa Alpha East. Eto, magkano sa Red? Red, bababa lang ito. Baka 3,000 lang yung entry-level dito. Pang rider. Ang goal dito, recruiting lahat ng rider. Oh, may naunan eh. Kaya na yung naunan, nag-flop. Diba? May naunan na. Yung operator, get operator. Diba, kumuha pa ng artista. Diba? Tok-tok. Ngayon, malaka nang makikita ang tok-tok ngayon eh. Bakit? Ang vision kasi nila, operator get operator. In short, yung mga may pera,
ayamanin pa yung may pera. So insured yung rider, forever rider pa rin. Kaya yung manikita mong rider ngayon, sa sipag, di ba? Bibigyan mo ng tip na si Kwenta, konto, ako lang na, sambahin ko eh. Di ba pa nagbigyan ng tip, thank you po, kasi iba walang tip-tip eh. Di ba? Kung ano na yung bayad sa kanila, yun lang. So paano mo babaguhin yung buhay nila, yung mga riders ngayon, 5 years long na rider pa rin yan. Kung kumikita yun ng 10,000-20,000 per month, 5 to 10 years long na, ganun pa rin. So ang goal natin dito, may rider get rider program. Yung rider sumali. Ano makukuha yung sa 3,000? Ganun din. May helmet na may sticker, may jacket, may square sa likod. Diba? Iba nga lang kulay. Iba kulay green eh. Diba? Ito iba lang kulay. Pero kagandahan nito, pag nag-recruit siya ng kapwa rider, kada angkas at delivery mo, may commission siya. Maganda lang maganda. Pag nag-recruit pa yung downline niya, up to the 10th level, may commission pa rin siya. Kaya nga ang tagline nito, driver ka ngayon. 1 to 2 years from now, manager ka na. So dito ka makakarinig ng testimony, ay grabe, 2 years akong nag-ride, nag-deliver, nag-deliver. O ngayon, di na ako nag-ride, manager na ako. O nag-deliver lang ako kasi gusto ko na lang. Hindi na dahil para kumita pa. O kasi nga, ang goal natin, pakitain sila through commissions ng rides ng fellow rider nila. Eh pag nangyari ito, ibig sabihin ito, may future ng rider. Tama o tama? Yes. May future ng rider, makukuha natin yung loyalty at puso ng rider. Tama o tama? Yes. Pag nakuha natin yan, parang na tayong fleet, parang Uber, parang Grab, parang Angkas. Pwede natin kausabi si McDo. McDo, lagyan na namin yung ano mo rito, sa app namin. Alam niyo ba yung, ewan ko kung alam niyo yung business model ni Grab. Pag inaral mo to, pag ikaw, meron kang maliit na business, kunwari nagbebenta ka ng burger, kunwari Jensky's Burger. Pag napalagay yung burger mo sa Grab, sabi sa app na yan, masaya ka na malungkot ka eh. Masaya ka, yay! Million-million na hari na ng product ko. Saya mo, di ba? Pag may bumili, malungkot ka niya. Kasi ang kakainin ni Grab sa'yo, 36%. Paano kung ang kita mo, 40% sa burger na yan? 4 na piso na lang ang nadira para sa'yo. Kaya ang strategy nila, i-jack up mo yung presyo. Ultimo sina McDo, ganyan. Ultimo sina Jollibee, ganyan. Lahat ng McDo, Jollibee na nasa Grab, iba presyo nila kesa dun sa McDo at Jollibee up, delivery app nila. Kaya nga pansinin mo, merong promo pag ang ginamit mo McDo tsaka Jollibee delivery na wala doon sa promo ni Grab. Kasi gusto ni McDo, bumalik ka sa McDo delivery. Huwag mo na gamitin yan. Lumiliit ang income namin dyan eh. So ganun kagaling si Grab. So balikan natin to sa Red. Kaya imagine kung meron tayong 10,000 riders, 20,000 riders. Lahat ngayon ng mga nasa Grab, pwede lumipas sa amin kasi pwede natin sa recharge mas mura. Kung wala charge sa'yo, 36%, sa amin, 15% lang. Masaya na kami. Kasi masaya naman yung mga riders eh. Ang importante rin yung pag masaya yung riders. Bakit sasaya yung riders? May kitaan eh. Tama o tama? Yes. Bakit masaya yung riders? Pag nakakota ka ng delivery, libre na insurance mo eh. Maganda o maganda? Tsaka pag nakita nito guys, ano pambabayad natin dyan? Eh, di Bibo. Di ba dati pinagbabayad Grab, pinagbabayad GCash, yun ang pambayad mo, Bibo. O, pag pinagbayad mo, Bibo, may discount ka. Download ka na sa Bibo. Ang tawag sa ginagawa natin, ecosystem. Dok, ano yung ecosystem? Pagkitaro ni malalaking pa yan, they're developing their own exclusive ecosystem. Kunwari yung Apple, di ba, hindi nila inopen sa lahat. Gusto mo maglagay ng app sa Apple, pumasok ka sa Apple, sa iStore. Hindi pwedeng gagawa ka ng sarili mong software, makapasok ka basta-basta dito. So, ginagawa na exclusive. If you're creating something good, something that would disrupt the market, ang sarap gawin nun na gagawin mo lahat from ground up. So, can you imagine, yung mga nagmomotorsiklo nating riders, libre na yung insurance.
pati rider, pag sumakay ka, pag Bibo ginamit mo, libre na rin insurance. I-download mo lang ito. Ano pang babayad mo? Bibo. Ano ba yung nasa Bibo? Nandiyan sa Bibo, nandiyan din lalabas yung investment natin. Yes. I-click ka na lang yan. So, kailangan dyan niya i-access yung investment side natin. Ano pa? Ito, matagal ng company ito. AIM Realty. AIM Realty is a real estate company. Darating at darating yung time. Hindi na darating. Dumating na nga pala. Diba? Anong building na sa kabila? ADB Tower. Mag-inigay naman dyan yung mga first class. Wala tulog, wala tulog. Mag-inigay mga FCI! Yes! Ilang unit tayo dyan sa ADB, Sandro? Ilang unit? Dami na eh, no? Ilang unit sa ADB? 120. Ha? 20. Ang sarap pagkaroon ng sarili nating condo na pang-hub talaga, di ba? Yes! Di ba, isipin mo, may basketball sa rooftop, may swimming pool sa gitna, di ba? Para pagka na-stress ka, di ba, kaka-recruit, kaka-meeting sa Zoom, di ba, kaka-Facebook ads. Para lang, yun muna tayo sa 7 floor, may swimming pool dun eh. O basketball muna tayo sa rooftop. Para lang makakita tayo ng araw, kasi wala na tayo araw nakikita. Walang labasan eh. Diba? Sarap magkaroon ng condominium na pang-networker pang atin. What if dumating yung ganyan pagkakataon, may sarili tayo. Real estate. Yung iba takot doon, ayaw sa building, baka dumating yung the big one. O gusto nila mga house and lot. O di, tira hindi natin yung house and lot. Na we will own the land, we will own the building, we will own the house, pero hindi na i-develop kasi wala tayong alam sa development. Kumuha tayo ng mga magagaling mag-develop na construction company. And then tayo rin magbibenta. Diba? Pwedeng ibenta sa prospect, and then may retail profit ka, tapos may binary ka. O kaya, hindi mo binenta sa prospect, yung downline mo sa weekly ang bumili. Bakit? Kumikita niya eh. At magkakondo na ako. Bakit? May ipon ako eh. Bibili kayong kondo sa AIM Realty. Good. E weekly mo yun. Binili. May pay rin ka. Maganda ba yung ganun? Yes! Other businesses. Okay. We were talking about household products. Shampoo, conditioner, deodorant, dishwashing liquid, tissue paper. Yung mga araw-araw ginagamit. Okay? The tool is, yung pera kinikita, kung gagastos ka, bibili ako ng pagkain, dito sa food ni Ann Pais. Ano pang babayad ko? Bibo. Pag-deliver mo na, sa rent. Umiikot ka lang. Umiikot ka lang. Yung real estate sa baba, may milk eh, natin. May pagkain, natin. May convenience store, natin. Pagbabayad, Bibo, natin. Na lahat ng ito, may kitaan, taas. Kaya huwag kayong malilito. Kasi yung iba, buksan pa rin mapofocus sa easy sa OBI. Pag yun pa lang ang tanong mo, mababaw yun. Pag dumating yung time, parang San Miguel. Pag ang pinag-usapan San Miguel, daming negosyo niya. Pamilya ng Henry C., ang daming negosyo niya. Iba-iba. Pero hindi sila nalilito. Hindi sila nalilito. Di ba pag nag-usap-usap yung tawag nyo siblings, yung iniwanan ni Henry C. na mga anak niya. Di ba? Ano mga negosyo? Banco de Oro, SM, SMDC, ang dami pa nila ibang investment. At ibang businesses, hindi sila nalilito. Pero usapan, puro billion. So, ganun din to. Pag dumating yung time, fully laden na to. Wow. Fully laden na. Ako sabi ko, may meeting ako sa mga OBI group ko. Meet mo sila, kamusta, magkano benta? Sino yung mga bagong leaders? O may meeting ako sa EC group of leaders ko. O may meeting ako sa Alpha East group of leaders ko. O may meeting ako sa mga red riders ko. Kompleto yan. O may meeting ako sa mga real estate ko, sa AIM Realty. Mga doon nagpo-focus. All of them are bringing in sales. And all of them have points. Those points bring up income and commission sa'yo. Ngayon, ito yung nakakatuwa. When we started this concept,
2 to 3 years ago, during the pandemic, sabi namin, tama-tama na, no? Sabi nung iba, bakit tama-tama? Eh, di yung time. Ang pandemic kasi disrupt niya yung market eh. Pag nahihinto ang market, ang sarap maglabas ng mga bagong concept. Diba? Sinong mag-aakalang magkakaroon ng rider-get-rider program? Sino mag-aakalang ang isang network marketing company, 3 years, 5 years from today, may iba't ibang division? Iba't iba. Wala pa nakakaisip itong ganito. Kaya nga lahat ng kalaban natin sa market, nakatingin sa atin, saan papunta sa inyo? Kaya hindi na lang natin. May isang ang founder, tinanong, sabi nung isa, ang tanong, ang laki-laki na po ng company niyo, ano planning niyo? Sabi nila, ay, we want to have a big recognition rally in other countries. Nung narinig ko yun, sabi ko, nagawa na natin sa Hong Kong, nagawa natin sa Singapore, nagawa na sa Brunei, nagawa na sa Taiwan, nagawa na yung different parts of Africa, nagawa na sa Middle East. Tapos yung kalaban natin yun, ang gusto, mag-gathering, mag-recognition sa ibang bansa. Sabi ko, ay, hindi pa nila nagagawa. And yet, ang tingin nila doon sa sarili nila, laki na natin, grabe, tayo na pinakamalaki. So look at this, guys. Nung nagsisimula tayo, may idea tayo na ganito. But we were so focused with aim. We were so focused with aim, pinalaki natin ang pinalaki si aim. Nung lumaki si aim, nagkaroon ng maraming divisions. Okay? Nung nagkaroon ng madaming divisions, siyempre, nagkaroon na rin ng maraming leaders. Not only in the Philippines, but in other countries. So ito yung masaya. Yung na-achieve ng mga top earners na nakikita nyo ngayon, na-achieve nila for 10 years, na-achieve nila for 15 years, na-achieve nila for 8 years, and you are so amazed, wow, grabe! Ang laki ng income ni Apply. Wow, grabe, ang laki ng property. Ang ganda ng property ni Apply. Wow, grabe, ang ganda ng mga bahay ng mga sasakyan ni Apply. And it took them what? 5, 8, 10, 12, 15 years to do that. With this division and technology, the goal is to make it shorter for you guys. When we were so focused building in, dami namin trial and error. Ang daming trial and error na natutunan namin. Naka-focus lang sa isa. Ngayon, kada division may nagpo-focus dyan. May mga tao dyan. So the goal is to create as many millionaires and multi-millionaires in these divisions. Because of this, lumaki yung space. Diba? Sino mag-aakalang lalaro tayo sa franchising na may investment pa? Sino mag-aakalang lalaro tayo sa ride-hailing? Diba? Eh, alam mo, ride-hailing parang, diba? Parang masa masyado yan. Hindi nga natin pinapakilamay yan eh. Diba na parang ang silbisan nito eh, mga nag-delivery, mga kuya, pero re-recruiting ba natin yung mga yun? Usually hindi eh. And yet, nagtatayo tayo ng sarili, pang kanila lang. Sino applying yan? Kayo rin. So, nakakatuwa to. Dating rider, tapos ngayon may bahay, may lupa, nakakondo. Diba? Yun yung goal dito, talagang baguhin yung mga buhay nila. Okay? And if you have OFW downlines, OFW prospects, then the goal is really to send them back here. For good, mag-business na lang sila dito. So, economies of scale, mas lumaki, scaling up. Yun yung pinakamahirap sa lahat. What else? Technology. And the good thing right now, mas pinaliit yung mundo because of the internet, because of Facebook, because of TikTok, because of YouTube. So, ang dami ng means to widen the market. Ito na yun. Okay? Ito na yung, pag naintindihan nyo ito on a bigger scale, sabi mo, okay, sa aim, medyo na nga pa ako eh. Sa EC, medyo maganda-ganda income ko eh. Sa OBI, medyo lalong kumite. Pag nakita niya pa itong iba, ay, eto na. Eto na pala yung breakthrough ko. Kaya pag sinabi ni Apply, mag-build ka pa ng 2 leg, huwag ka mag-inayan. Pag sinabi ni Apply, ni mentor ko, bawasan yung tulog, damihan yung hataw. Huwag mo tanongin kung bakit. Kasi sila, pinagdaanan din nila yan. Buti ka na, ang dami mong options eh. Nung sila nagsisimula, aim lang.
Pinas o ibang bansa, Pinas o ibang bansa, Pinas o Pinas, Pinas, Metro Manila o probinsya, lagi yun lang yung tanong. Now with this, a lot of leaders will come up from this. Ang tanong na lang, leader mo ba yun? Yes. O leader mo yun? Yes. So, eto yung ma-unfold within the next 3 to 5 years. And this is very, very exciting. Kaya in the near future, pag nagbigay ka ng calling card, maraming logo. Ano yan? Yan yung group of companies ko. Yes! Yes! That's why, a few months ago, we started calling the company a global group of companies. Kasi yun yung magiging scenario natin. Hindi lang tayo magiging, ay, in global si 24/7, hindi. Lalakas at lalakas si OPI. Anong lalakas? Within this week, magpipirmahan na kami ng medical product. Nagsimula tayo ni Daxnet. Ngayon, ito medical na. Wow. Ito nag-evolve. Na nag-evolve. Hindi natin dati market yung, ngayon market na natin. So, marami pang iba. Yung iba nila nang pwede i-evolve kasi wala pa tayo masyado pinakahawakan. Pero lahat ng mga sinabi ko, sabi mo na mga 98 to 99% it will happen. So Doc, ano na lang ang trabaho ko? Isa lang ang trabaho ko, mag-build ng network. Build the network, you keep them, learn from them as you learn, as they learn from you. Kasi huwag na huwag mong iisipin na alam mo lahat. Kasi once you establish to your minds na alam mo na lahat, ako hindi ka nalalago. Hindi ka na magbabasa, hindi ka na manonood ng mga educational videos, hindi ka na makikinig sa mga bagong technology na nandiyan. Okay. And every now and then, magkakaroon ng tweaks and changes dyan. Why? Nagbabago ang trend eh. Nagbabago ang industriya. Gaya ngayon, pag hindi ka pa nagre-record sa TikTok, may problema sa iyo. Kasi according to studies sa lahat ng social media platform, TikTok yung may pinakamataas na return on ads. Hindi natin alam kung bakit. Baka siyempre bago sila, gusto nila ma-win over from Facebook yung mga tao. So mura pa yung ads nila as compared sa ads ng Facebook na pabago-bago ang algorithm. So everybody's switching toward TikTok. So kung nag-Facebook ads ka na nila, might as well, ano ba mag-ads sa TikTok? Baka mas okay dito. Akala niyo, iba walang masama. Okay? So ang ending nito guys, masaya. Masaya ka ba? Yes! So focus ka sa network kasi when you focus yourself on activities sa network, you can never go wrong. Okay? Hindi ka papayag na sa loob ng isang araw, walang production, walang meeting, walang closing, walang recruitment, walang breakdowns. Ito, nasa hub kami. Uso chismis dun eh. Sama yan. Diba? If you will focus sa chismis, lalago yung chismis, kikita ka sa chismis. Walang humihita dun. Unless you're boyabunda. Diba? So, focus ka sa production ng grupo. Okay? Focus ka. Sino nyo ba yung mga nag-rack up dyan? Sino nyo yung from silver nag-gold? Sino dyan yung nag-PMA? Sino dyan yung may bagong record? Sino dyan yung naka-get-3, naka-get-4? Okay? Always focus on those things. If you focus on those things na may production, okay, may achievement, sa ayaw at sa gusto mo, ikaw magkakaroon ng production, ikaw magkakaroon ng achievement. Okay? So, market, ang daming market, ang laki ng market. Okay, ang laki-laki ng market. All you need to do is focus on building the network. So, magkakaroon tayo ng official na more or less detailed na ganito. Maybe next month of May, ay papatawag na lang namin yung nag-Millionaires Club for the past 3 to 5 years, special invitation. Gagawin natin sa Crown Plaza Hotel. Okay. Or less, you will get a glimpse kung ano itong mga pinagbababanggit natin. Ano ba yung actual na businesses nitong mga to? Yeah. Okay. And then we have sa easy naman yung mga newest product natin. By the way, dumating na yung, konti pa lang, dumating na yung 30,000 boxes ng D-Supreme natin. Yung nakantalang D-Supreme, ako, very time nito. Lalo na sa inyo, bakit? Di na kayo lumalabas sa bahay. Walang exposure sa sunlight, napakababa ng vitamin D.
So kailangan natin ito for the bones, for the immune system, and maraming metabolic process ang kinangailangan ng vitamin D. Lalo na sa mga kaibigan natin sa Africa, kailangan ng vitamin D, and PNG, kailangan din ng vitamin D. Kasi nga medyo iba yung kulay nila because of their skin, hindi masyadong pumapasok yung sunlight, less ang processing ng vitamin D sa kanila, the more that they need vitamin D. Kaya nakikita nyo sa mga basketball players sa NBA o yung mga UFC fighter, basta negro, madalas ma-fracture, madalas na mabalian ng buto kumpara sa mga counterparts nila ng mga puti. So lalabas na yung vitamin D natin, si D Supreme. Okay, lalabas na rin si another product, KOP, KOP Glow, tsaka si Barley Glow, tsaka si SOG Supreme. Hindi ako lang kailangan idea. KOP Glow, Barley Glow, this is part of the iGlow series. Okay, magkakaroon ng iGlow series sa KOP Glow, coffee, caramel macchiato flavor, na may iGlow, 3,000 milligrams kan sa shake. Barley Glow, alam na natin yung barley. Diba? Ang dami nagpapuruan. Pero sa atin, may collagen. 3,000 milligrams yun na collagen. Masarap na, healthy pa, nagpapaganda pa. Ito yung dito ang excited din. SOD Supreme. Dok, ano ang SOD? SOD is superoxide dismutase. Dok, ano yun? Okay? It's another form of antioxidant. Para sa glutathione. Pero ang kagandahan, may study proven SOD is 30 times more powerful than barley. So kulay green din siya. So this is the new green elixir. So kung sumikat yung barley, ang next na papuputokin natin, SOD. Super oxide. So nakasashaking yan, hinahalo sa tubig. Very, very exciting. Excited ba kayo guys? Yes! So thank you very much. I hope you've learned something.